Eh mga paps, pag-uusapan natin eh kung ano ba yung mas okay na kuhanin na variant ng kotse na napili ninyo. So yun, for example, nakapili na kayo ng model, nakapili na kayo ng transmission, eh ngayon, nandito na kayo sa variant. Ano ba yung kukunin yung variant? Yung the higher variant na mas mahal o yung lower variant na mas mura? Hello mga paps, I'm Kuya Shane. And yan yung pag-uusapan natin ngayon. Ano? Para sa akin, kung ang idea lang naman ng pagkuha ninyo ng kotse ay dalhin kayo sa point A to point B, go to the lower variant. Kasi kung titignan naman ninyo, eh, malaki rin yung masisave ninyo in a month. So, for some, most of the time, ang difference yan, mga 50 to 100,000 pesos, no? So, maano ninyo, eh, sa monthly, eh, almost 1,000 to 2,000 pesos yung masisave ninyo. Although, may advantage din naman talaga itong higher variant. Siyempre, pag kinuha mo yung higher variant, wala kang pagsisisihan. Kasi sabihin natin, lahat ng features ay nandoon. Pero, minsan kasi, ito ah, on my, sa mga nakita kong mga model, minsan yung higher variant, eh, minsan mahal ng mga 100,000. Pero most of the time, ang pinagkaiba lang naman nila is yung aesthetic. Like for example, sa gulong, okay, yung lower variant, gumagamit ng 14-inch. Then, yung higher variant, eh, naka 15-inch. Most of the time, ganun, ano? Pero kung titignan mo yung difference nun, halimbawa na lang, for example, ibenta mo yung gulong na 14-inch. Then, mag-upgrade ka ng rim. Eh, minsan yung upgrade mong ginawa, eh, hindi mo makukope up yung almost yung, sabihin natin, 100,000 na difference nila. Kumbaga, malaki pa rin yung masisave mo kung iisa-isahin mo yung mga parts. Like, for example, meron din yung iba dyan. Pag kinuha mo tong higher variant, yung kulay dito sa grills, eh, iba. Diba? Or minsan may mga side skirt, may mga wings. So, minsan, pag kinumpute mo lahat yon, yung lahat ng pinagkaiba nila, okay, na for example, aesthetics lang yung pinagkaiba, eh, mas malaki pa yung masisave mo. Okay, especially kung hindi ka naman mahilig mag-setup or wala ka naman experience sa pag-setup or yun, purely custom maintain ka. Kumbaga, wala ka talagang masyadong ano sa kotse, hindi mo pa kikialaman yung kotse. So, why you get a higher variant na mas mahal? Pero syempre, yung nga, sabi ko nga, sa lower variant, eh, malaki yung masisave mo. Pero yung nga, sa higher variant, is, yun nga, wala ka lang pagsisihan. Diba? Kasi lahat ng features nandun. Siguro, magkakaiba na lang to kung pwede ko sabihin na get the higher variant kung meron mga features na hindi mo makukuha talaga sa lower variant. Like for example, sa BIOS, meron yan yung parang, diba, may lower variant yan na automatic, which is siguro sabihin natin mga 700,000. Then the highest variant, which is yung mga para mga limited edition or sports mode, mga sports edition siya, so mga around 1.1 million. And sabihin na natin yun, magkaiba talaga yun, kasi like for example yung higher variant meron na siyang paddle shifter, which is hindi mo makukuha yun sa yung lower variant na talagang kahit sabihin natin gusto mo mang in the future gusto mo mang i-upgrade, hindi nyo na ma-upgrade yun doon, kasi nga yun ay talagang special features niya na wala ring mga kit para may upgrade. So, minsan may mga ganun din, no? Like, yung sa iba naman, meron din yung, pag yung higher variant, meron siyang cruise control, which is hindi mo naman maikakabit din yun minsan, okay? Hindi mo rin ma-upgrade yun. O yung iba naman is, meron siyang mga sensor, na for example, yung mga pang, para mag-straight siya sa mga lane. So, yun, na wala dun sa mga lower model. So, minsan may mga ano rin, may mga, kaya mo kinukuha yung higher variant kasi may mga features na talagang sobrang importante rin na magagamit mo talaga halos araw-araw. Like, yeah, for example, yan sa Everest, yan, meron yan yung, hindi ko alam kung ano yung eksaktong pangalan nung, ano na yun, parang kumkusa siyang gumigit na sa kalsada. So, pag sa lower model, hindi mo makukuha yon. Pero sa higher model, makukuha mo yun, yung mga titanium. So, kumbaga, at the end, ma-appreciate mo yun eh. Kasi kusa niyang ginigit na yung sasakyan mo na sa lower model, talaga ikaw lang yung magigit na. So yun mga paps, no? So, para sa akin, kung idea mo lang is daling kayo sa point A to point B ng safe, go for the lower variant. Pero kung may pera naman kayo,
why not? Go for the higher bar doon. Wala kang pagsisihan. Pero para sa akin, kung yung features is kailangan na kailangan ninyo doon sa higher bar yan, go for the higher bar yan. Pero kung kayo lang yung typical na magdadrive lang, sayang yung pera. So, yun yung opinion ko with regards this. You should get the higher variant or the lower variant. Okay? Salamat sa panood. Keep safe mga paps.